O ngayon mga boss, magka-camping tayo. Tara. So yun nga, long weekend ngayon. Sayang naman yung araw eh. Kaya nakapag-decide kami mag-camping na lang this weekend. Overnight. Diyan lang naman sa Marilaki yun. Lagpas lang ng Cafe Caterina. Actually, first time ng mga bata. Kaya magandang experience sana to sa kanila. Ayun, pero since 5 PM pa ang start ng camping, late lunch muna kami. Kaso holiday ngayon eh, kaya puno ko ng mga resto. Buti na lang, meron pa sa dulo ng Marilaki na kainan. So, dun muna tayo. So, dito kami nakarating. Kabsat. Bago lang daw to eh, kalahating taon pa lang siya nakabukas. Actually, madaming big bikes lagi dito every weekends and holidays. Pero in fairness, masarap naman ang pagkain dito. Medyo on the pricey side nga lang. Pero sulit naman yung mga set meals eh. Sarap. Pero ayun, saglit lang kami dito at naisipan na namin pumunta doon sa campgrounds. Main target kasi namin, makareserve na agad ng magandang pwesto. Kasi holiday ngayon eh, sabi nila holidays, marami daw usually nagka-camping. So, mabuti na mauna. So ayun, kala namin na paaga kami nang dating. 4 PM pa lang kasi ng hapon eh. Yung pala, tama lang ang dating namin. First come first serve pala ang basis dito pagdating ng pitching ng tent. So unahan pala talaga pagpili ng pwesto. So ayun na nga, may mga nauna na sa amin. Pero okay lang, may napili naman kami magandang spot. So ang overnight dito is 5 to 7 AM, 5 PM ang simula. Pag dumating ka dito is 4 PM, so ang unang agenda is hahanap ka ng sarili mong lugar. Tapos dun ka mag-pitch ng tent, so nakapili na kami dito sa medyo crest ng hill. Actually bangin ka eh, no? Pangin yan. Sana huwag lang humangin kasi malakas daw tong area na to sa hangin. Kasi since nasa cliff kami. But then again, yan. Kunin muna namin yung tent namin. Hindi na kami nagdala kasi may parang cortage fee yung tent. 300 din eh. So, renta na tayo, 400 lang naman. So yung area natin doon, no? Sa crest na yun. Bangin na yun yung other side. Kasi nakari mo ito yung CR. The only CR dito. May ilaw naman daw, mga poste. Poste ng ilaw sa gabi. So, hindi siya madilim. This would be the first experience mga bata kasi mag-camping. At least, pa-experience muna natin habang bata sila. Ako kasi nakapag-camping na ako before. Yung Boy Scout. Pero, ewan ko ba, ba't walang Boy Scout ngayon? Mga camping-camping eh. So, gawa na lang tayo ng experience para sa kanila. Ayan, kakit tayo dun. Yun, yun ang area na rin. Tara! Ito ang area natin. Downhill, over there. Doon ang fish pond. Bangin, tapos yun yung parking. Andun yung sasakyan natin. Tapos ito yung facing the mountains. Actually, pag may sea of clouds, nandiyan ang sea of clouds. Kaya maganda yan. Hopefully tomorrow meron. Pero sabi hindi naman always napapakita yung sea of clouds eh. Pero pag sinuwerte tayo, bukas meron yan. Eh
Yan na si Manong, magpipitch ng tent natin. Pwede ba dito, boss? Actually, hindi namin alam kung kami magpipitch ng tent, pero sabi nila sila daw magpipitch ng tent. Tuturo lang ko sa inyo lugar. So yun, naturo na lang natin. So sila na bahala magtayo ng tent. Papasok na lang kami. Okay, tayo natin, then we'll bring our things over here. Kasi pahinga tayo, tingnan natin kung ano meron. Okay. Tara, kunin muna natin yung ano, yung gamit. Okay. So, andun yung parking. Dun! Kunin natin yung gamit. Okay, so sa Pine Hills Farm tayo, it's a camping ground talaga. So may day tour sila, may overnight. Ang overnight nila is 300 per head, tapos yung tent nila is 400, good for 4, yung nakita nyo naman. If you will bring your own tent, pwede naman, pero may parang corkage fee. Tapos ang overnight is 5 PM to 7 AM. Pero naman sariling ano naman dito, may CR naman katabi nung pinaka cafeteria nila. So pwede kang hindi na magluto, kami hindi na kami nagluto, nagdala na lang kami na nagdala na lang kami na sarili naming chiria. Pero yun, first time ng mga bata to eh, so we just like them to experience yung camping for the first time. So kakakain lang namin ng late lunch eh. So busog pa kami, pero dinner most likely dito na lang kami sa cafeteria kakain. Okay? Oh.
foggy. Foggy. Wala siya flash, pero foggy. So yun mga boss, ano, expect natin today, may sea of clouds ngayon eh, pero ulan ang ulan sa Zobe, tsaka sobrang lakas ng hangin. Pag ano kasing maulan, tsaka mahangin, expect na walang sea of clouds kasi tinatangin ng hangin yung clouds eh. So tsaga lang tayo sa fog. So ngayon si Air muna, pila-pila. Mga boss, so early pack-up na tayo. It's 7 in the morning. Actually, nga 7 lang naman, pero afraid pwede pa mag-stay dahil umuulan naman eh. Pero gustong magpahinga na naman. Isip, hindi nakatulog eh. Dahil sa lakas ng hangin at ulan. Pero pack-up na kami. Sa bahay na lang maglilinis at magpapahinga. Okay na. Kaya pa, alis hindi ka tanghalaw. Pero, nakaharap po ko sa fog. So, yun daw mga boss. Our overnight camping na tigil lang, ano, na cut short prematurely dahil sa ulan, unexpected. Pero, yun lang. At least naka-experience overnight. So, yun lang. I'll end my vlog here. So, see you in the next episode. So, dito kami nakarating, Kabsat. Bago lang daw to eh, kalahating taon pa lang siya nakabukas. Actually, madaming big bikes lagi dito every weekends and holidays. Pero in fairness, masarap naman ang pagkain dito. Medyo on the pricey side nga lang. Pero sulit naman yung mga set meals eh, masarap. Pero ayun, sulit lang kami dito at naisipan na namin pumunta doon sa campgrounds. Main target kasi namin, makareserve na agad ng magandang pwesto. Kasi holiday ngayon eh, sabi nila holidays, marami daw usually nagka-camping. So, mabuti na mauna.